Sino yung members na nasa ID? Ito yung mga original sino talaga. Pido? No. Wala? Si Rodel Naldi. Okay. Sorry, pag nagkamali ako, si Ding Silverio, singer. Tapos si Gabe Ascalon. Oh, yun. Tapos ang drummer. Marami sila naging drummer. Sorry pag di ko kasi nabanggit. Kasi hindi naman si Mama yung una eh, di ba? Hindi, hindi. Eh, si Coco ba na teka gano'n? Teka muna. Teka, si Coco hindi, teka no? Teka muna, si Mar. Pag side A, si Mar. Si Mar siya oo, talaga? Si Mar. Okay. Mar talaga. Ang bahista ang nagpalit-palit. Marami silang naging... Hindi si Joey ang una. Ay, hindi. Siya yung huli. Huling bassist. Oo. Bago mag-Ned. Marami. Kaya sa maraming... Incarnation. Oo. Oo. Sorry kung di ko nabanggit. I love you. So... So, side A na sila ngayon. Oo, side A. So, bumalik sina... Okay, ang weird. Bumalik sina Naldi, sina Rodel. Tapos, FM naging... Ako, nakakommit sa ibang... Kaya hindi ka nakasali kaagad doon. Hindi, hindi. So, that was your fault. Nung bumalik sila sa cultural group, tinawagan ka ba nila Naldi? Kaya na, game na. Parang, hindi, nag-FM band muna sila. Nag-FM. Oo. Hindi mo sinabi, sandali. Ba't kayo nag-FM nang hindi ako kasali? Hindi naman okay. Ganun. Ayun, nag-abroad rin ako. Okay, so talaga nag-ano kayo? Kanya-kanya. Split. Yes. Yung pala, biglang gaganon yun. Yun na nga, right? Oo. So, biglang nangyari yung split din. Tapos, tinawagan ako ni Rodel kung pwede ko. Sino pinagta mo? Si Gabe? Gabe. Uh-huh. So, sabi ko, oo, pwede. Tapos si Colby de la Calzada, bahista. A bass, yes. Na bigla nag-abroad si Colby. O, sino bahista? Sabi namin ni Mar, si Joey Benin, bumabasa yun. Ay, hindi. Sabi ko, kinausap ko si Joey Benin, naghahanap kami ng bahista eh. Joey, kailangan ng bahista. Naku, hindi. Pangarap ko lang maging member niya. Ayoko. Di, sige na. Kailangan bumabasa daw eh. Sinabi ko lang yun. Wow. Tapos sinabi ko kay Mar, naku, Joey Benin, UP yan. Yes, yes, yes. Tatlo na tayong UP. Yes. So in short, tumama si Joey, practice kami. Pero prior to Joey, nagsusulat na ba kayo ng original songs prior to Joey? Si Joey meron na. Alam ko si Joey ang chief songwriter talaga eh, di ba? No. Oo. Si Naldi meron, si Rodel, yes. Pero hindi pa namin na, siguro kanya-kanyang ano lang yun. Uh-huh. And nung kasama na kami, So it was Rodel, you, Naldi, Joey, and Mar. Okay. Yep. Yung mga sinapido, wala na? Wala pa? Wala pa. Yes, so, tama na. Sa umpisa pa lang tayo. Yes. Haba na. Ang ganda nga eh. Kasi at least malalaman natin kung nauna ba. Kasi sinasabi, nag-side ako. Kailan? Bago mag-Naldi, after, bago mag-Rodel, after Rodel, or? Yeah. Okay. Pero alam mo, ako, ang swerte mo. Bakit? Kasi mga... Ang tawag dito, mga media. Hindi ko nakikwento yan. Thank you! Oo, sa totoo lang. Tsaka napipiga din ako kahit paano may lumalabas. Okay. Ayun. Thank you. Saan tayo nahinto? Okay, pinag-usapan natin yung lineup. Wala na si Gabe, pinalitan mo si Gabe. Tapos nandiyan si Rodel, si Naldi, si Joey. Ikaw nagpasok kay Joey, tapos si Mama, si Mardizon. Tatlong UP, dalawang magkapatid. Ayan. Insayo. Ito ngayon, okay. Eh, wala pang gig. Eh. Wala pa rin manager? Wala pa. Hindi ako nahihiya. Time out. Ensayo, ito yung quintet, ito yung kayong lima. From the start talaga. May ano ba kayo? May kwento ba kayo? Sisika tayo, pre! Wala ganun. Wala naman. Siguro, ang goal lang was, kailangan regular yung tugtog. Uh-huh. So, ito yung mga tayo. Bodega, Kalesa, Cusco, mga ganun. Dapat mga... Dati, gano'n, nung pastilan. Pero itong side A, nang galing na sila sa FM eh. So, babanat na naman kami. Ganyan. So, lima na kayo? Okay, ensayo. Lima, okay. Ensayo. Hindi ako nahihiya. Umiharam lang ako ng pamasahe sa magiging mother-in-law ko. Really? So, girlfriend ko na si... Si Ning. Si Ning. Shout out to you, Ning Badon. Hi, Ning. Hi, girlfriend. Ex ko yan eh. Ex-girlfriend, okay. So, ensayo. Tapos, tumugtog kami. Pero si Wingard. Yung mother-in-law mo, naniniwala.
Ano, supportive yun. Okay, okay. Madali naman siya, mabait si, okay, si nanay. Si Wingard? Mabait. Si Wingard pala, kilala na ng FM band. At saka side A. Nag-side A na sila noon eh. Wala pa ako eh. Sa El Camarote sila. Yes. So, si Wingard ang manager doon. And then, ang spokesperson yata si Ding Silverio. Yes, yes, yes. Yan, yan. Sabi ni Wingard, yun, sige, gig sila ron. And then, nagkaroon nga ng split. Kasi dumating nga ako. Inanong na naman kami ni Win. Binook sa mga tavern. Tapos kami yung nag... Tavern on the square. Oo. Tapos may mga show. Nag-ano lang kami. Parang intermission ba yun? O yan, yeah. O kaya tapos na yung concert. Kami tapos na yung... Tapos kayo naman. Yung ano panghuli. Na. Yeah. Oo, panghuli. So mga naiiwan, yung mga mahilig sa music talaga. Tapos yung mga tao, syempre, yung main ang pinanood nila. Yes. And then mamaya, unti-unti na kaming inaano ni Wingard. Binubuhat. Oo. Kamusta siya as a manager? Stricto ba? Mahigpit. Oo. Stricto. Tsaka mahigpit. At tsaka stricto. Pero magaling. Basa ka niya. Yeah. Alam niya kung nagpapalusot ka. Mm-mm. Love ko yun eh. Naalala ko nung time na side galing A kayo. Galing siyang manager kahit na nasa langit na siya. Buhay yes. pa rin siya eh. Kasi yung mga gagawin yung mong mga mali. Yung mga prinsipyo. May isip mo. Kamali ka. Ay tama pala si Wingard. Ganun, ganun. So... Hinihimay talaga eh, no? Yeah. Nasa na tayo? Nasa ano na, ayan na. Kaya sinimulan ni Wingard sa mga last, ano kayo, last punggol. Tapos, unti-unti na niya kayong ina-upgrade na sinasalang as main. Kumbaga, hindi naman main act, pero mainstream na eh. Di ba? Before pa yun pala, may singit lang. Nung lumutugtog na kami sa Kalesa, ano, parang fill-in lang kami kasi absent yata yung Manila band or basta parang may out of town yata. Fill-in lang kami. Kasi tugtog kami. Pero ang galing when you mentioned Kalesa because nung namulat ako sa music, kayo na ang ano eh. Ah, okay. Kayo na ang siga ng Kalesa eh. Okay. Di ba? Parang, alam mo yun yung feel, alam mo yung feeling lang na yung gapang ninyo, What I really wanna know is, eto si Wingard Tracy, mahigpit, stricto na mahigpit na stricto. Eto kayo, sumusunod sa kayo sa kanya, pinagkakatiwalaan niyo siya. Hindi niyo matinanong sa kanya, ano ang gusto mo sa amin? Ano ang ending nito? Actually, wala bang nagtanong sa kanya? Alam na nila, Rudel, kasi wala pa ako na, ibubook na sila ni pero sinabi Wingard. Pero sinabi ba ni Wingard na, pasisikatin ko kayo, before you answer that, magko-commercial break po na tayo. And we're back. So before the break, yun nga tinanong ko, pagkakatiwalaan nyo si Wingard Tracy. Si Wingard Tracy, mahigpit. Stricto. Stricto, mahigpit. Kayo, nasa 20s? Nasa 20s? Makulit. Makulit, right? But, did you guys ask Wingard, ano ba plano mo sa amin? Masisikati mo ba kami? Ano bang future natin? May ganun ba? Ganito yun. Bale, binubook niya kami. And, ano ba nangyari nito? Minute niya kami. Kung gusto niya, gusto daw namin magpamanage sa kanya. Hindi ko alam kung before Hyatt or up. Before Kalesa. So, ano pa lang kami noon? Session. Ano lang kami? Parang feel-in lang. Yes. Tapos, kung gusto kong kinausap si Rudel, magmamanage yun. Payag naman kami. Tapos nag-meet kami. May meeting kami sa Makati. Meeting. Tapos kinabukasan, may oras. Sumobra. Ang aga, nagalit. Hindi kami pinapasok. Dahil masyado kayo maaga. Oo. Talaga, okay. Kaya tawag sa amin sa kanya, si Win, dati, in between, hindi pwede. Kailangan sa pool, exacto. Kasi may kausap din siya doon. So, tinuturuan niya kayo to respect time. Yes, pero nung parang masakit yung pagkakataboy niya sa amin eh. Wow. Uwi na kayo parang ganun. Tapos kami, umunta muna kami sa isang sari-sari store, kaya may hopya, tsaka soft drinks. Sa plastic? Bote naman. Yung maliit na Coke. 8 ounce? Yeah. Ano tuloy pa ba natin to? Kasi parang ano eh. Parang hassle eh. Right. Tapos... Ituloy na lang natin.
Gagaluhan na lang natin ng ice cream bukas. So kayo pa ang ganun, ha? Oo, punta kami. Tapos may dalang ice cream. Nanuhol pa kayo. Kaya kainin natin yan, ha? Hindi kain. So sinabi niya yung mga plano niya. Yung dedication. Hindi ko na ma-elaborate. Pero Kelly, nung sinabi niya yung mga plano niya, what was going through your head? What? Okay, kasi may pupuntahan. Okay. Although, nag-iisip din. Ako, nag-iisip ako ng commitment. So, kasi biyahero ka eh. Oo, malaganon. Maganda naman yung plano niya. So, umpisahan daw namin yung mga pwesto-pwesto. Tapos, biglang nag-abroad siya kasi nagmo-model siya eh, that time. Yeah. Modelo si Wingard. Pogi eh. Oo, tsaka yung tangkad niya. Yung tangkad, kisig. Panabong. Yes. So, nung nasa Hyatt na kami, hindi na namin siya nakikita. Biglang lilitaw. Long hair. Ay. Baka niyo ako babalik ako. Huling show ko na to sa Japan. Eto na, pagbalik. Yun na. Miniting na kami ng ano. Yun na nga ata yun. Nag-focus na. Oo. Parang yun, dun simula. Session-session lang kami. Parang guest-guest lang kami. Mga show ni si Sasha Padilla. Nila so talaga pinupush na niya kayo. Oo.